Ayan mga kamasa, no, shout out po tayo sa ating kababayan na Bicolano na si Sir Fernando Modino ng Bicol. Sir Fernando Modino, Manoy, maraming salamat po sa iyo at uragong ka talaga. Magandang araw po. Then next, I see Sir Jericho Olivar. Sir Jericho Olivar, maraming salamat po sa iyo, sir, sa patuloy niyong pag-antabay sa aking YouTube channel. Muli po, Sir Jericho Olivar, magandang araw po sa iyo yan at maraming salamat po. So ayun mga kamaster, no, natanggal na natin yung pinaka takip ng chiller na to. Ito pa ay chiller, no, na upright, okay. So medyo ito pa ay Fuji Denso, no. Ating nabili ng ating minamahal na customer. So kung ating makikita, mukhang na check na ito ng ibang technician, ano? So may splice na doon sa pinaka power cord ba yun? Yun. So check natin mga kamaster, kasi ang problema na ito ay hindi na raw bigla na lang ito hindi lumamig, no? So sa pagkakataon na ito, hihimayin natin kung naging problema ng upright freezer ni mama, no? So ayun mga kamaster, no, kukuha naman na natin ng resistance yung terminal ng compressor, okay? Meron tayo ng hukuang 11.3 CS. Then sa CR 11.4. Then SR 22.3. So okay yung windings ng resistance windings ng ating compressor mga kamaster, no. So check natin yung ano, grounding. Good. So okay tayo sa grounding mga kamaster, no. Sunod natin yung overload.
Overload protector ah. Good. So, yun mga ka-master, no? Halos na-check na rin naman na natin lahat. So, ipa-plug na natin. Okay. Kung ating mapapansin mga kamaster, no, na-plug na natin yung unit na to pero wala pang reaction, then punta natin din sa controller. Oh yes, daddy! Yun. Akarin muna natin mga kamaster, no. Okay, ito yung controller niya. So, antayin na natin na gumana yung compressor mga kamaster, no? Then, kung ating mapapansin, yung blower niya hindi gumagana sa loob, no? A few moments later. Okay, mga kamaster, no? Tingnan natin. Medyo masigit nga lang talaga. Gumana yung compressor niya. Gumana na yung kanyang condenser fan. Then meron tayo nakukuhang 1.12. Okay. Tingnan natin sa specs. So dapat meron tayo nakukuhang 1.6 amperes mga kamaster, no? Dito naman 1.12 amperes. Then pakiramdaman natin yung kanyang filter dryer. Wala, walang reaction mga kamaster. Okay. So, ayun mga kamaster, kung ating makikita oh. Naglambitin tayo dito. Kasi medyo mataas. Okay, yung mataas tong unit ni Mama, no? Ayan, no? Hindi kung ating mapapansin, hindi gumagana yung blower. So, bubuksan natin to mga kamaster, yung panel na to. Okay, para makita natin yung blower na to, kung bakit hindi siya umaandar, no? Although yung compressor ay gumagana. Okay, so, buksan muna natin to. Yung nga lang kasi, medyo kailangan muna natin iusog dun para maabot natin tong blower na tong dalawa, okay? Ayun mga kamaster, no, naibalitan natin yung ano, yung connection ng blower doon, then may ginawa tayong magic. Saka ko na ituturo sa inyo. Okay, then plug muna natin. Okay, naka-plug na. Then tingnan natin. Medyo malaki to mga kamaster.
Nangyari, Pasing? Pares po, Chief. Then, tingnan natin. So, kinilas natin yung taas. So, tinignan natin yung settings ng thermostat. So, may ginawa tayo doon na magic sa taas para gumana yung blower dito. Then, tingnan natin ngayon. Okay, then, kasi mga kamaster, ang connection kasi ng thermostat na to, tatlo. Isang linya, dalawang linya, tsaka isang signal, no? So, kanina, nakita nyo naman sa video na talagang kahit pumalo yung relay ng, excuse me, ng compressor, ay ayaw talagang umandar ng excuse me, ng ano na to, ng blower, no? Okay, ngayon, may ginawa tayo dito sa controller niya, sa ako na ituturo sa inyo. Okay. Then, tingnan natin kung ano magiging result, kung gagana nga ba o hindi. Ngayon, kapag gumana, proceed tayo dun sa reprocess ng unit. Pero hindi muna ngayon kasi ang ginawa natin ngayon ay general evaluation lamang. Okay, mga kamaster? So, antayin natin na umandar yung compressor, no? Then, sasabay kasi yung mga kamaster, ne? Okay? Kapag ka nag-automatic yung compressor at malamig na dito sa buong system, saka magka-cut off ang compressor, then mamamatay din yung blower. Okay, so antayin na natin. So ito yung condenser, mga kamaster, no? Okay, so ayan. Umandar na yung compressor. Tingnan natin yung blower kung umandar na. Ayun, no? Oh. Isa pa. Ayun. So, ang problema ng may-ari dito ay hindi na lumalamig. Then, hindi na gumaganda daw yung ano. Yung dalawang blower na to. Okay. Then, may nag-check ng technician. So, hindi na napagana. Ito ay 2015 pa na na-stock, mga kamaster, no? Oh, no! Okay, so ito ay nabili ng may-ari na 75,000 pesos sa SM daw. Ngayon, kung ating mapapansin ay operational na po yung ano, yung blower natin. So, ako na lang ituturo sa inyo kung anong ginawa ko dito sa thermostat na to. Doon, dito, sa loob. Kasi nandito yung controller niya sa loob, mga kamaster, no? So, sa ngayon, secret muna yan. Okay, saka na natin, yes, saka ko na ibibigay sa inyo yung mga pinagbabawal na magic ni Master, no? So, kanina, nakikita nyo naman talagang kahit i-plug natin, umandar na yung compressor, din ayaw pa rin gumana ng ating blower. Pero, ngayon, umandar na. Yan ang hindi nakita ng mga nag-check ng technician, ano? So, ayan. Okay na. Nasolve na natin yung problema ng unang problema, yung blower. Then, yung pangalawa, yung system reprocess. So, i-schedule na lang natin to, mga kamaster, no? Ayan, mga kamaster, no? Ibalik na natin dito sa kanyang kinalalagyan itong chiller ng ating minamahal na customer. Okay. So, ito po ay Fujidenso. Okay. So, na-resolve natin yung problema dun sa blower. Then, ang susunod natin na gagawin dito ay system repricing. So, ito ay may kamahalan, mga kamaster. Paalala ko sa inyo, ito ay may kamahalan dahil almost 2 ref ang katumbas ng chiller ni Ma'am, ano? So, yan. Medyo may kataasan. So, yan, mga kamaster, no? Magliligpit na tayo. Hanggang sa muli, antayin natin yung schedule natin kung kailan na magagawa ni Ma'am, papareprocess ni Ma'am itong unit natin. Ay, yung unit ni Ma'am, okay? So, hanggang sa muli, mga kamaster, no? Abangan nyo yung part 2 ng aking video upang masaksihan natin kung paano nga ba magreprocess ng chiller. Okay? It's caught in crossfire. Oh, my God.
Ayan mga kamaster, no? Nandito na tayo sa bahay. Mga 5 minutes lang naman yung biyahe, no? Malapit lang naman yung dito sa ating barangay. Pero sa kabilang barangay yun, pero malapit lang naman. So, abangan nyo po yung ano mga kamaster, no? Yung part 2 ng video na yun. Yung chiller na yun ni ma'am na Fujidenso. So, ipapagawa niya dahil natuwa siya sa atin, ano, sa ating naging performance dahil nga tatlong technician na rin ang nag-check noon mga kamaster, no? Check up lang naman. Pero hindi nila na pagana yung ano, yung dalawang blower. So, sa sobrang tuwa ng ating minamahal na customer ay binigyan tayo ng ano, ng pagkain, yan, no? Okay, ito po ay ayan. So, dito na lang ako kakain sa shop ko, mga kamaster, no? Huwag na doon sa loob kasi galing tayo nang sa labas, no? So, ayun mga kamaster, no? Lagi kong papaalala sa ating mga kababayan na technician. So, maging tapat lang tayo sa ating mga customer at pakumbaba tayo lagi. Ipakita natin yung the best natin. Then, ibabalik naman nila yung kanilang saluubin kung naging mabuti kasi kanila ito yung ano, ito yung result, oh. Meron tayong pagkain, may tanghalian tayo mga kamaster, no? Kasi alas 12:00 na ng tanghali, no? So ngayon yung chiller na yun ni ma'am ay medyo may kalakihan, medyo malaki din ang presyo, no? Pero nagbigay naman siya ng garantiya na sa atin ipapagawa. Okay, so ayan mga kamaster, no? Nandito tayo sa bahay ko. Nandito tayo sa shop ko. Dami kong mga ano, no, mga abubot, no. So, ayan. Abangan po natin. Abangan po ninyo yung part 2 ng video na 'yon na kung paano tayo magre-repair ng chiller na refrigerator, okay? Hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw po.